Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Acts, chapter 3, verses 1 to 8. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nung ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad, pumasok siya sa templo kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Is your life beautiful? Ano po? Siguro malaking tanong sa atin yan. Ano po? Kasi iniisip natin, ano kaya ang lesson dito sa pag-aaral natin ngayon? Unang-una po makikita natin na yung buhay po nitong lalaking lumpo na isinilang siya na mayroon pong ganoong kalagayan na araw-araw namamalimos po sa templo at umaasa na lamang siya doon sa ibibigay ng tao. Pero sa isang iglap, ano po sa pamamagitan po ni Peter and John, siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman. At ito po'y nagsilbing patutuo doon sa templo. Ano po? Unang-una pong gusto kong makita ninyo, doon po sa lugar na kung tinatawag na Pintuang Maganda, ay nakaupo po ron itong lumpong lalaki. Kaya lang ang malaking tanong, maganda ba ang kanyang buhay? No? Minsan po, napapaisip tayo, no? Kahit anong ganda ng nakikita natin sa ating paligid, pero kumusta naman kaya ang ating buhay? Alam niyo po ba na isa sa mga ipinangako ng Diyos sa atin sa kanyang pagparito, sabi ng Panginoong Jesus, ay yung pangako na pagagandahin niya ang ating buhay. Ano po sa Isaiah 61 verse 3, ang sabi po dyan, "To bestow on them crown of beauty instead of ashes, oil of gladness instead of mourning, praise instead of spirit of despair. And they will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor." Dito makikita po ninyo, kasama pala no, sa aayusin ng Panginoon ay yung ating mga buhay. Gusto ng Lord na pagandahin po yung ating buhay. Ano po? At yan po ang propesya na makikita po natin sa Isaiah 61 verse 3 na siya rin naman binanggit ng Panginoon nung in-announce niya yung pagsisimula po ng kanyang ministeryo sa Luke chapter 4. Kaya mapapansin niyo po doon sa verse 1 and 2 ng Isaiah 61, pareho po siya ng sinasabi doon po sa Luke chapter 4 verses 18. Nang sabi, "Preach the good news to the poor, bind up the brokenhearted, proclaim freedom for the captives, and release from darkness the prisoners." Ano po, and to proclaim the year of the Lord's favor. Yan po ang pinarito ng Panginoong Jesus. That's the reason why He was anointed. Ano po ang tawag sa kanya? Messiah. Ayan ang dahilan ng kanyang ipinarito po sa mundong ito. Ayusin po yung ating mga sirang buhay na sinira ng kasalanan. At alam niyo po, itong lalaking ito makaka-relate po tayo. Kasi sino ba naman po sa atin ang hindi gusto na gumanda ang ating buhay? Kaya alam po, hindi swerte ang ating kailangan. Ang kailangan po natin ay pananalig sa Panginoong Jesus. Ngayon, dito po sa templo, makikita niyo po, maraming mga taong nananalangin. Kaya lang, for the first time, ano po, naka-witness sila ng miracle na mangha po sila. No? Ito po nakakalungkot. Ano po, kasi marami sa atin, kahit po tayo laging simba ng simba, pero kung hindi naman natin nararanasan yung supernatural sa ating buhay, nakakalungkot po yun. Kaya alam nyo po doon sa Matthew chapter 21 verses 13 to 14, kung naalala nyo po ang Panginoong Jesus po mismo, ano po, minsan po ay pinagtabuyan niya po yung mga taong nagtitinda doon sa templo, ano po, yung mga namamalit ng pera at nagtitinda po ng mga kalapati. At sinabi niya po yung mga katagang, "My house shall be called a house of prayer." Kasi po dapat doon sa templo natutugunan po
ang dasal ng tao, nakaka-witness tayo ng katugunan sa atin pong mga panalangin. At sa verse 14, makikita po natin sa Matthew 21, pinagaling niya yung mga bulag. Sabi po dyan, the blind and the lame came to him and he healed them. Pinagaling niya itong mga tao, no po, pagkatapos niya pong ipagtabuyan po yung mga nagtitinda doon sa templo. Kasi alam niyo po, ang purpose po ng ating spirituality ay maranasan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Dapat po ma-experience natin yung supernatural. Ano po, gusto ng Diyos na makita po tayo, nakakaranas po ng katugunan sa ating mga panalangin. Yan ang dahilan kung bakit po merong templo. Kaya nakakalungkot po, no, itong lalaking lumpo, nakaupo siya sa tabi ng templo, pero hindi niya nararanasan yung kagalingan. Kaya tanungin natin yung ating sarili, mga kapatid, nai-experience ko ba yung supernatural? Ibig sabihin, dapat kung ikaw ay totoong naniniwala sa New Testament Christianity, mararanasan mo ang supernatural. Kasi darating ang panahon, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, may mga tao na merong anyo ng kabanalan pero walang taglay na kapangyarihan sa kanilang buhay. Hindi po tayo ganun. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan sa pamamagitan po ng Espiritu Santo na pinagkaloob niya sa atin. Okay? Pangatlong katotohanan po na gusto ko i-share sa inyo ay merong mga tao na tinatawag na people of faith katulad ni Peter and John. Ano po? At ano po yung ibinigay nila doon sa lalaking lumpo? Hindi po libos, hindi pera. Better than silver and gold. Sabi ni Pedro sa lalaki, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. At sinasabi doon sa verse 16, kaya pala gumaling yung lalaki, because of the faith in the name of Jesus. Hindi sa pamamagitan ng sariling kabanalan o yung power or godliness na meron po si Peter and John. Kita niyo po, no, sa pananampalataya lang pala, gagaling yung lalaking yon. Kaya kailangan maging people of faith po tayo, mga kapatid. Tularan natin si Peter and John para maging channels of blessing tayo. Tayo yung maghahatid ng pagpapala sa buhay ng ibang tao. Po, sa pamamagitan ng ating pananalangin, makakaranas ang maraming tao ng pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Ano po? Panghuli po, no? Tandaan niyo po, every testimony has a purpose. No? Sasabihin natin, eh pastor, ano bang purpose ng signs and wonders? Ano ba yan? Para bang nagpapasikat lang ba ang Lord? No? O di kaya naman, yung mga ngaral nagpapasikat dahil yung mga signs and wonders din para nga napupunta sa kanila yung glory? Hindi po. Ang sabi po sa Hebrews 11:3, how can we ignore such great salvation? Ano po? At sabi sa verse 4, God also testified to it by signs and wonders and various miracles. Yung signs and wonders, miracles, yung supernatural, testimony po yan ng gospel. Ano po? Pagka naipangaral po yung totoong gospel, marami pong tao makakaranas ng himala, pagbabago sa kanilang buhay. Even healing, ano po? Transformation, deliverance. Kung naipapangaral po ang totoong mabuting balita sa buhay ng tao, it is accompanied by signs and wonders. At ang sabi sa Mark chapter 16 verse 20, then the disciples went out and preached everywhere. At pansinin niyo po kung anong nangyari sa kanila, ano po? And the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. Yun naman pala, no? Ibang-iba po yung New Testament church, yung early church, ano po, nawi-witness nila yung power ng Diyos sa kanilang paglilingkod. Sa church mismo, ano po, makikita natin yan. Kaya I'm praying na bumalik po ito ngayon sa church kasi ganyan po dinisenyo ng Diyos ang church. Maranasan natin yung pong pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. So again, ang tanong sa inyo, is your life beautiful? So ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala. Pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. God bless.